Sa Land of Dawn, may isang bayani na nagngangalang Helper. Siya ay isang misteryosong nilalang na kilala bilang tagapagdala ng dilim sa kaharian. Isinilang siya sa mga dilim at likas na may kapangyarihang kontrolin ang anumang bagay na may kinalaman sa kadiliman. Sa kanyang paglalakbay, natilala ni Helper ang isang kapwa bayani na nagngangalang Farsa. Magaman sila ay magkaibang iba sa kanilang kapangyarihan, naging magkaibigan sila at nagtulungan laban sa mga kaaway ng kaharian. Sa bawat laban, ipinapakita ni Helper ang kanyang lakas at galing sa paggamit ng kadiliman para sa kabutihan. Ngunit may isang araw na dumating ng isang malaking panganib sa Land of Dawn. Isang mapanirang puwersa mula sa kabilang kaharian ang sumalakay, nais lamang ang kapangyarihan at kagandahan ng lugar. Sa gitna ng kaguluhan, nagpa siya si Helper na ipaglaban ang kanyang tahanan. Sa pagtatagumpay ng laban, nasawi ang maraming bayani kasama na ang kanyang kaibigan na si Farsa. Sa huling sandali, habang ang Land of Dawn ay binabalot ng dilim ng kapayapaan, naisip ni Helper ang kanyang misyon. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, pinanindigan niya ang kanyang pangako na ipagpatuloy ang laban para sa katarungan at kapayapaan sa buong kaharian. Isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng laban ni Helper sa Land of Dawn ay ang pagkilala niya sa kahalagahan ng pagkakaiba-iba at pagkakaisa. Sa kanyang pakikipaglaban, natutunan ni Helper na hindi lamang ang lakas ng isa ang magtatagumpay kundi pati na rin ang pagkakaisa at pagtutulungan ng iba't ibang bayani. Sa kanyang paglalakbay, nakilala niya ang iba't ibang uri ng bayani, mula sa mga mandirigma hanggang sa mga mahika at mandirigmang may kakayahan sa pangakit. Sa bawat pagkakataon, itinuturo ni Helper na ang kanilang pagkakaiba-iba ay dapat maging lakas at hindi hadlang sa pagsasama-sama para sa iisang layunin. Sa gitna ng laban, hindi nagatubiling maghandog ng kanyang sariling buhay si Helper para sa papakanan ng kanyang mga kasama at ng kaharian. Ang kanyang katapangan at pagmamalasakit sa iba ang nagbigay inspirasyon sa iba pang mga bayani na sumama sa kanya sa pakikibaka laban sa kasamaan. Sa wakas, matapos ang matagal na laban, nakamit ni Helper ang tagumpay. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tagumpay, nanatili siyang humahanga sa kahalagahan ng pagkakaisa at pagmamalasakit sa kapwa. At itinuring niyang hindi lamang tagumpay ang pagwawagi sa laban, kundi ang pagkakaroon ng isang mas makatarungan at payapang Land of Dawn para sa lahat ng mga naninirahan dito. Sa pagtatapos ng digmaan, habang ang Land of Dawn ay naghihilom mula sa pinsala ng digmaan, si Helper ay nagbigay diin sa pangangailangan ng pagtanggap at pagpapatawad. Sa halip na magtanim ng galit at puot sa mga dating kaaway, ipinakita niya ang kahalagahan ng pag-aambag sa proseso ng pagbabago at pagkakaisa. Sa tulong ng kanyang mga kasamang bayani, itinatag ni Helper ang isang samahan na naglalayong magturo ng kapayapaan at pagkakaisa sa buong kaharian. Sa pamamagitan ng edukasyon at pakikipag-ugnayan, pinag-isa niya ang mga dating magkakaaway upang magtulungan sa pagtatayo muli ng Land of Dawn at sa pagharap sa anumang hinaharap na hamon. Sa bawat araw, patuloy na naglalakbay si Helper sa buong kaharian, nagtuturo at nagbibigay inspirasyon sa mga tao upang magsilbi at magmahal sa isa't isa. Sa kanyang handiyar ang mapanatili ang kapayapaan at katarungan, siya ay itinuring bilang isang simbolo ng pag-asa at pagbabago sa Land of Dawn. Sa kanyang paglalakbay sa buong kaharian, natagpuan ni Helper ang iba't ibang uri ng mga suliranin at pangangailangan ng mga tao. Dahil dito, nagtayo siya ng mga proyekto at programa upang tulungan ang mga nangangailangan at magbigay ng oportunidad sa lahat. Isa sa mga proyekto ni Helper ay ang pagtatag ng mga paaralan at kaguruan para sa mga kabataan sa mga liblib na lugar. Sa pamamagitan ng edukasyon, nais niyang bigyan ng mga bata ang kakayahan na baguhin ang kanilang sariling kapalaran at maging mga tagapagtanggol ng kapayapaan at katarungan. Bukod dito, nagtayo rin siya ng mga programa para sa mga magsasaka at mangingisda upang matulungan silang mapalago ang kanilang mga industriya at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng mga training at suporta sa teknolohiya, layunin ni Helper na mapalakas ang ekonomiya ng Land of Dawn at may ahon ang mga mahihirap sa kahirapan. Sa kanyang mga gawain ito, patuloy na ipinakita ni Helper ang kahalagahan ng pagmamalasakit sa kapwa at ang kapangyarihan ng pagkakaisa at pagtutulungan sa pagtatakuyan ng isang mas maganda at makatarungang kaharian para sa lahat. Ang nakaraan ni Helper ay misteryo sa marami, ngunit may mga alaman at kwento na naglalarawan sa kanyang pinagmulan. Ayon sa mga salaysay, ipinanganak si Helper sa isang lugar na tanyag sa mga lihim at kadiliman. Ang kanyang mga magulang ay hindi kilala at tila misteryo rin ang kanilang pagkatao. Sa kanyang kabataan, naging saksi si Helper sa mga kahindi-hindi na pangyayari at karahasan. Sa halip na magabi ng takot at galit ang kanyang puso, pinili niyang gamitin ang kanyang mga karanasan upang maging lakas at sandigan sa pakikipaglaban sa kasamaan. Ipinagpatuloy niya ang paglalakbay sa buong Land of Dawn, nagtataglay ng kapangyarihan at dilim na kanyang natuklasan sa kanyang sariling pagkatao. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tagumpay, nanatili siyang misteryoso at walang labis na pagpapahayag tungkol sa kanyang nakaraan. Ang kanyang pagiging misteryoso ay nagdagdag lamang sa kanyang pagkakaiba at pagiging kakaiba sa ibang mga bayani sa Land of Dawn.